Maligayang bagong taon sa inyong lahat at magandang kamalayan sa inyong mga aking kaibigan na sumusubaybay dito sa ating programang Kamalayan. Ako po si Tato Malay na talagang makakapiling na naman ninyo habang buhay. Siyempre, habang kayo ay nanonood, ako ang palaging mapapalo ninyo dati dito sa ating programang Kamalayan. Okay. Sa araw na ito, ito ay aking sabihin natin na unang vlog o vlog sa 2020. Ha? Kaya kung saan ay ating pag-uusapan ang mga may kinalaman sa bagong taon. At ito ngayon ang ating nais mapuna o mapag-usapan ang mga New Year's resolution natin na ginagawa taon-taon. Kailangan ba ang New Year's resolution? Siguro naman kung titignan natin ang mga nangyayari kadalasan ay puro palpak ang mga New Year's resolution na napupunan natin o yung nakikita natin sa kapaligiran. Kaya dito, pag-uusapan natin ano ba talaga ang dapat gawin. Hindi na ba uso ang New Year's resolution? Kung hindi na uso, ano dapat baguhin? Anong dapat gawin? Sa aking ginagawa rin sa Kamalayan, ang aking palaging ina-emphasize dito ay ang ating sarili, ang pagkatao natin. Ang mga babaguhin natin, hindi yan napakadali na kung saan ay akala natin, isusulat lang natin ang mga nais natin tanggalin o mabago, na katulad ng paninigarilyo o pag-iinom ng alak, ganun na lang yun. Malaki ang ating kailangan trabahong gawin na gagawin na may kinalaman sa ating kamalayan. Kasi ang kamalayan natin ang nagbibigay ng buhay sa ating mundo. Ang ating nakikita na nangyayari sa mundo natin ay hindi dulot ng ibang tao o ng gobyerno o ng ibang bagay na kung saan sasabihin natin minamalas tayo o siniswerte tayo. Tayo ang gumagawa ng malas at swerte sa buhay natin. Dulot ng ating kamalayan. Kaya dito na lang natin, dito sa ating programa, pag-uusapan natin ano ba mga bagay-bagay na ito na kailangan kong baguhin. So, marami dyan ay itong mga attitude problems na ating dinadala sa buhay natin. Kaya umpisa natin, 10 itong aking pag-uusapan ngayon dito sa ating programa. Ang unang attitude problem na aking palaging gustong i-share sa inyo ay itong palaging nagre-reklamo na mga taong katulad ng mga nakikita natin sa opisina natin o sa pamilya natin, yung mga reklamador. Walang ginagawa kundi mag-complain. Lahat ng makitang bagay, walang makitang maganda, puro pangit. Yan ay isang taong may attitude problem. Ha? Kaya hanggat hindi na nababago ang sarili niya, ay wala siyang makikitang maganda sa buhay niya. At dahil wala siyang makita nga sa labas, dulot yan na wala siyang makita sa kalooban niya. So, pagbabaguhin mo ang isang attitude problem na ganito, kailangan mo makita ang ganda sa kalooban mo. Kailangan mo makita ang mga magagandang bagay na sa katangian na meron kang dinadala. Kaya kadalasan nakikita natin sa ating sarili ay hindi maganda. Kaya hindi rin natin makita talaga ang kagandahan sa labas. So, ito ay isang bagay na kailangan natin maayos sa kalooban natin. So, isa yan. Complaining always. So, pangalawang attitude problem ay yung taong palaging naninisi ng ibang tao o ng ibang bagay o mga institusyon na sisisihin niya ang gobyerno para sa kanyang mga kapalpakan o kamalasan o yung mga hindi kanais-naisan nangyayari sa buhay niya. So ito ay isang bagay na kailangan natin mabigyan ng pansin sapagkat ang isang taong palagi naninisi, no? Yung palaging nagbe-blame, attitude problem yan. So basically, ano ang mga klaseng taong ganito? Bakit may ganitong klaseng mga pag-iisip yung mga yan? Siguro wala lang. Nung maliliit pa sila, palagi na lang sila, palaging sinasabihan sila na, oy, walang kwenta kang bata ka. Walang nangyayari sa buhay mo. So basically, wala silang makitang kwan sa kanila, no? Tama sa kanila na kung saan ay pati sa ibang tao, wala silang makita ngayon na tamang ginagawa.
Kasi nga, sa kanilang sarili, ay hindi nila magawa ang tama. So, pag hindi mo magawa sa sarili mo, maayos yan, eh, wala kang makikitang bagay na ganun din sa kalabas, sa kinalalabasan yan. So, it all starts with us, no? So, kaya tayo ang kailangan mag-umpisa sa sarili natin, na kailangan ay makita natin ang mga kahinaan natin, na kung saan ay, kung sabihin natin, kasalanan ko talaga ito, akong may gawa nito, kaya wala akong sisisihin na ibang tao sa aking mga kapalpakan. So, ito ay isang bagay na kailangan natin matunan. So, you cannot blame other people for all your failures, for all your palpak. Tayo ang may kagagawan yan. Alright, so that's another attitude problem. Another attitude problem ay itong palagi nakatuon sa problema. Wala siya makitang solusyon palagi. Ang nakikita lang niya ay problema. Pag binigyan mo ng trabaho, ay nako, hindi pwede yan. Malaking problema yan. Ganun kaagad ang reaction. I know of a friend before, opisina ko pa, na talagang pag every time we were given assignments, umpisang reaction niya, ay, hindi pa pwede yan, wala yan, hindi uubre yan. So, napaka-negative kaagad. Nega ang dating. Ito yung mga taong palagi kasi nakakita lang nila, problema. Not knowing that any problem that we encounter or every problem that we encounter has a solution. Bakit hindi tayo mag-focus dun sa solution? Bakit tayo palagi naka-focus sa problema? Hindi problema ang isang bagay kung walang solusyon. Ha? Hindi problema ang isang bagay kung walang solusyon. Kaya kadalasan, kapag may problema ang dumarating, eh, may katumbas sa solusyon yan. Pag hindi yan, kung walang solusyon yan, like for example, pag sinabi mong sisikat ba ang araw bukas? Oh, tignan ko nga kung may magagawa ka para hindi sumikat yung araw bukas. Ah, kung gabi ngayon, at sasabihin mo, tatanungin mo sarili mo, baka hindi sumikat ang araw bukas, problema yan. Oh, ano magagawa mo? May magagawa ka ba? Wala, di ba? So, hindi problema yon. So, wala tayong magagawa. So, again, in every problem that we have, there is always a solution. Okay. Another problem or another attitude problem that we normally have or encounter is yung thinking like a loser. Yung palagi iniisip niya, talunan siya. Marami sa ating ganyan. Umpisa pa lang, ay, ako, wala. Talo na tayo dito. Magagaling ang kalaban. Ah, o kaya, umpisa pa lang eh, hindi na niya makikita na magagawa niya yung isang bagay na tama or makakahigit pa doon sa mga dati niyang ginagawa. Dahil palagi na niyang iniisip, eh, ano siya, talunan. So, ito ay isang bagay na kailangan natin mabago, no? Thinking like a loser. Huwag na natin pairaling yan itong 2020. Another attitude problem ay yung ating palaging iniisip na magkaroon tayo ng marami. Ha? Gusto natin palaging marami tayong pera. Para saan? Para gumanda yung buhay natin, di ba? Yun ang gusto natin pa, para yumaman tayo, para makuha natin lahat ng gusto natin. Making money your goal is an attitude problem. Hindi masama magkaroon ng pera. Pero kung ang ninanais mo palagi ay pera lang ang magpapatakbo ng buhay mo, eh, attitude problem yan. Kasi maraming bagay na hindi mo kailangan ng pera. Ako nga, I am a perfect example of someone na who didn't have that much money but I was able to travel the whole world. Huh? Hindi imposible yan. Eh, basahin niyo yung libro ko. In-enumerate ko yan sa lessons I never learned in school. At maraming bagay. I had new cars na hindi ko binili. Na-attract ko. Nagkaroon ako, binigay sa akin. So may mga ganung bagay. Hindi kailangan na ikaw ang talagang palaging magiging source of all those things na tuloy kailangan mo na maraming pera para lang makamit yung gusto mo. Eh, ito nga mga nananalo sa loto eh. Ang dami nilang pera ha. Ang dami nilang nakuhang kayamanan. Hundreds of millions of pesos. Tapos eh, in 3 to 5 years lang eh, naubos na. At after those years, mas mahirap pa sila sa daga. O mas mahirap pa sila dun sa, kesa sa bago sila nanalo. Ito yung katotohanan. If you ask around, hindi ako nag-invento. I mean, look
can call up PCSO. So, talagin mo sila kung ano nangyari doon sa mga past winners sila. And a lot of them would say, naghihirap pa sila. Alright. So, yun ang isang attitude problem. Making money your goal. Ha? Okay magtrabaho para makaroon tayo ng kaginhawaan. Pero yung nasabihin mo na ultimate lang, the ultimate goal of your life is just to have money, eh mukhang you'll just be disappointed later on. Maraming mayayaman, hindi masasaya. Hindi ko naman sinasabi na bawal magkaroon ng pera. Masarap magkaroon ng pera. Pero mas mahirap. Yun na nga, kayo na yung manamili. Ano bang gusto nyo? Magkapera o manatili kayo mahirap? Eh, nasa sa inyo yan. Ang isang bagay na isang attitude problem na kailangan natin din mabago ay yung palaging may sama na loob. Ah, yung sama na loob na kung saan ay ilang taon na nandun pa rin yung sama na loob niya sa mga bagay na mga nangyari. Ang tagal na, 20 years ago, 30 years ago, hindi pa rin nila papatawad. Yung taong meron siya sama na loob, eh, baka hindi alam na nagbigay siya ng sama na loob sa iyo. Eh. Baka hindi, nakalimutan na niya, o baka hindi nga niya alam. Tapos ikaw ang nagkikimkim, ikaw ang nakakaramdam ng sama na loob, ikaw ang magkakasakit. Many of those who have cancer are basically people who cannot forgive just because yun nga, they cannot forget all the things, yung mga sama na loob nila sa mga taong gumawa ng hindi kalayas-nais sa kanilang buhay. That's an attitude problem. So, let's go to number 8, yung madaling magalit. Ang isang taong madaling magalit ay isang taong hindi masaya. Ha? Kaya kailangan makita niya bakit hindi siya hindi niya makontrol ang sarili niya. Kasi basically, it's all emotions. Eh. Ang nagpapatakbo ng buhay natin ay yung mga emotion natin. And if you cannot control your emotions and you easily get angry and anger is one of those emotions that we encounter, that's normal. Pero pag hindi mo na-control yan, all those, itong nakikita natin mga sakitan, mga patayan are brought about by these violent emotions. So basically, we have to address that issue. Yung pag madali kang magalit, tignan mo, saan nagmumula yan? Merong pinagmulan yan. Eh. So, hindi ko na muna i-discuss yan this one kasi mahabang discussion yan. Pero basically, that's an attitude problem. No? Mga taong madaling magalit. Okay, another attitude problem is yung taong palaging tingin niya sa sarili niya ay siya ay kawawa. Ha? Yung palaging iniisip niya, ako ay palaging binubuli or naiisahan or naiiwan. Yan yung mga taong masasabi natin sa self-pity. That's an attitude problem. At kapag meron kayong mga ganyang pakiramdam, eh, please change that in terms of being happy with yourself, no? Being able to feel worthy. Kasi self-worth yan eh, yung problema mo dyan eh. So basically, it's all about having that kind of feeling of worthiness na you deserve everything in life. All right? Another or the last attitude problem that we want to now discuss is itong comparing oneself with others o yung palagi natin kinukumpara ang sarili natin sa mga kaibigan natin, sa mga taong umaasenso na kung saan ay tayo ay naiinggit. Definitely, there will be people better than us. People who are going to be more successful than us. Or who are more handsome or beautiful than us. So, hindi ka pwede mag-compare palagi. And if you always compare yourself with others, you will really feel, I would say, unhappy for the rest of your life. Not only for this rest of 2020. So, ito ngayon ang mga bagay na kailangan natin ma-address. All these 10 problems, attitude problems, na kailangan natin isa-isahin yan. Kung kayo ay namuro, kung 10 yan o 9, ayun ako. Good luck sa inyo. Talagang napakalaking problema na kailangan ayusin niyo. But anyway, there's always hope. And ito siguro yung programa na ito ngayon na kung saan natin tinalakay ito, eh sana ay baka makatulong sa inyong pagbabago. So, sa ang tawag dito, hindi na ako pwedeng
magpahaba pa ng ating pinag-usapan. Siguro naman ay naintindihan ninyo ang ating mga pinag-usapan ngayon sa ating programa. So with that, I'd like to say maraming salamat sa inyong panunood at sana'y tangkilikin ninyo ang aking mga ibang videos dito sa Kamalayan Channel. Sana ay kayo ay mag-like and subscribe, no? At sana ay palagi kayong magkaroon ng bagong kamalayan o yung pagbabago sa inyong kamalayan para guminhawa o gumanda ang inyong buhay. So with that, maraming salamat. Maligayang bagong taon uli sa inyo lahat at maligayang bagong kamalayan.